kung langit ang karagatan. Sila ang mga bituin sa kailaliman. Pero kung ang mga bituin sa langit mahirap abutin, sila araw-araw sinusungkit. Alas 6 ng umaga, karaniwang naglalayag ang mga bangka ng Isla Olanggo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kailangan kasing tiyempohan ng low tide para mas madaling sisirin ang mga starfish. Labing apat na taon ng negosyo ni Mang Jerry ang pagkuha at pagbenta ng starfish. Kabisado na niya kung anong oras at saan ito madalas nagpapakita. Kung gusto mo raw makatsyempo ng marami-rami, kailangan mong magpakalayo. Tatlong bata ang kasama ni Mang Jerry noon sa pagsisir. Bihasang-bihasa, batid mong matagal na nila itong ginagawa. Gaano ba karami na ngayon ang kukuha ng starfish? Dito sa isla namin. Marami talaga kami. Marami na kayo. Yung Olanggo Island, lahat yung barangay yun, meron kumukuha na umuhuli ng starfish. Dahil walang harap buhay. Bawat starfish na makukuha, iniipon nila sa isang lugar. At bawat isa, hinahawakan at pilit na dinediretso ang mga galamay. May dalawang proseso sila na sinusunod sa pagkuha ng starfish. So, halimbawa, ito, blue na starfish. Pwede yung size niya, ang problema, nakabaliko-baliko siya ng ganyan. So, ang gagawin nila, kukunin nila, titingnan nila, pero yung forma niya kasi hindi pa masyadong maganda. Ang dapat, kuya, nakaganito siya, di ba? Kailangan nakaporma na siya ng ganyan. So, ang gagawin nila dito, ibabalik nila ulit sa dagat para hihintayin nilang pumorma siya ng tama. Tapos pag pumorma na siya ng tama, saka nila kukunin. Iba't ibang klase ng starfish ang kanilang sinisisid. Philippine starfish ang tawag nila dito, na karaniwang may bukol-bukol. Malapit na kamag-anak naman ito ang thorny starfish na maraming tinik. At ang blue starfish na makinis at mahahaba ang galamay. Kumpara sa iba, ito raw ang pinakamahal at mahalaga para sa kanila. Pang-export daw sa ibang bansa ang mga starfish na kanilang sinisisid. Metikuloso raw ang buyers kaya kailangan tamang sukat, hugis at kulay lang ang kanilang kukunin. Pagdating sa dalampasigan, diretso na sa pagpuproseso. Bawat starfish na makuha, bubuhusan ng formalin para mamatay ang hayop at matanggal ang lansa. Sobrang tapang nitong chemical na to. Malanghap mo lang siya, nakakaiyak siya, nakakaluha. Actually, yung starfish nilalagay nila dyan kasi buhay pa siya. Pag nilagyan mo na ng formalin, mamamatay na siya at matatanggal din yung lansa. Pagkatapos dito, ibibilad na nila yung starfish. Ibibilad ang mga starfish ng isang araw.
Nalula ako sa dami ng starfish na nakalatag lang sa lupa. Depende sa order, maaaring i-bleach ang mga starfish at saka kulayan. Bakit kailangan gawing puti? Kasi may ibang nang kailangan ng maputi. Ano daw ginagawa nila dito? Pag may kasal, yung i-giveaway nila. Taon-taon, aabot sa 30,000 starfish ang ino-order ng mga buyer mula sa Amerika at Europa. So ilan ngayon ang naka-stock sa inyo ngayon ng starfish? Mga mahigit 30,000. 30,000? Nasaan yun? Nandun na loob. Pumasok ako sa isang bodega kung saan nila tinatago ang mga naproseso nilang starfish. Wow! Ang dami! Nalula ako't nagulat nang makita ang daan-daang starfish na nakatamba kung saan-saan. Nakakalula, nakakapanghinayang na ang minsang nagbibigay ng kulay at ningning sa karagatan ay sa bodega na lang matatagpuan. Sa sobrang linaw nito, animoy salamin ng kalangitan ang karagatan sa Isla Ulanggo. Mayaman sa isda, iba pang nilalang ang parting ito ng dagat. Dati raw, baliwala lang sa mga taga rito ang mga makukulay na bituin sa ilalim. Hinahayaan lang, pinagmamasdan. Pero nagbago ang lahat ng ito noong 1965. Isang negosyante mula sa Maynila ang dumating at ang dating tala ng karagatan naging kasangkapang pwedeng pagkakitaan. Si Aling Benita ang unang starfish harvester sa Isla Ulanggo. Malaki-laki raw ang binayad sa kanya ng negosyante, kaya nang malaman nito ng kanyang mga kaisla, nagsunuran na rin sila. Sino unang nag-order sa inyo? Kuan mo to, taga Manila mo siya nga. Dito sila magkuan mo nila. Ang anha diyan nag-negosyo sa Mabulo. Muto ang katong kumbana, niya mag-ipakuha, kaya yung ipatrabaho. Niya, pagkamao, nung tanas siya unsay mga sampul, muna nang hatag si sampul yung click, starfish, kanang mga kinason. Muto ingon siya nga panguha. Mga taga Manila ang nagturo sa inyo na kami may nagto, kami gyoy nag-purpose atong manguha, pero ang nag-order, well, yung panguha mo. Ani kay naa may litrato yung ipakita. O, tigaan mo niya ang picture niya, mauning, guhaan ninyo. Namuktong among ipanguha niya. Kani ba, sir? Niya siya, oh, mauning. Tigaan mo niya ang sample. Ang mga dating mangingisda, naging maninisid na ng mga starfish. Ngayon, sa starfish na umiikot ang mundo ng maraming taga-Ulanggo. Halos lahat ng bahay sa Barangay San Vicente, pihadong may nakaimbak na starfish sa kanilang bodega o bakuran. Kada buwan kasi, aabot sa 30 to 50,000 na piraso ng starfish ang ino-order ng mga exporter. Ang problema, habang dumadami ang nangunguha, paunti naman ang paunti ang kanilang nakukuha. Marami pa bang starfish sa dagat ngayon o konti na lang? Kaniing ani na idaghan, aning ay tima, pero katong mahalon, wala na masyado. Pero kanina idaghan. So ganito, daghan pa ang ganito? Oo, naidaghan. Pero ang ano, ang blue? Doon, naagyapon at Mindanao lagi mo na. Wala na dito? Wala ni dinhi. Bakit po wala na dito? Nihit na kay atuman, kaya dahil mamungas doon. Naubos lang. Tuloy meeting, bro. Isa si Mang Elias sa mga sumisisid ng starfish. Bawat starfish na kanyang makuha, ibinibenta niya sa mga namumuhunan. Hirap maglakad si Mang Elias. Paika-ika. May sakit po yung paa ninyo? Parang ika-ika kayo? Bakit? Ano po nangyari? Pag umupak, sakit.
8 oras kada araw nakababad ang paa ni Mang Elias sa tubig alat. Kaya sa pagdaan ng panahon, unti-unting numipis ang kanyang talampakan hanggang sa nagsugat-sugat ang kanyang balat. Ilan ang nakukuha niyong starfish? 30. Pa-above, oo. Pero pag ano, pag umaga lang, kung maghapon ka, makukuha ka rin ng 20 pa above. 20. Eh magkano po ba ang benta sa starfish? Eh yung bawat isa, 2 piso mo, mga 20 pa. So kung 20, edi 40 pesos sa isang araw. Sa isang araw. Nagulat ako sa sinabi ni Mang Elias, 40 pesos lamang ang kapalit ng isang araw na walang patid na pagsisid. Dahil paika-ika na ngayon si Mang Elias, lubhang mas kakaunti pa ang kanilang nakukuha. Kailangan na ng ama ng katulong sa trabaho, kailangan na ng kahalili. At ang 12 taong gulang na si Pido ang napili. Puno ng medalya ang isang pader ng bahay ni Mang Elias, mga parangal na nakuha ng anak na si Pido. Uy, ikaw rin to ah! Sa'yo to? First honor! Anong grade ka nito? 3. Grade 3. Tapos ito pa, malaki-laki to ah. Ano to? Special award. Special award. Anong grade ka nung nakuha mo to? 4. Grade 4. So every year meron kang medal. Kaya ganun na lang ang panghihinayang ni Mang Elias nang tumigil sa pag-aaral ang bata para tulungan siyang sumisid ng starfish. Ang inhumane to kasi wala nang marayo naman. 3 kilometro galing dito ang high school. Pang pamasahe at pa-uli, maglakad lang yun. Magkano ba ang pamasahe papunta dun sa school? Sa students, 7 pesos sa mga estudyante. One way? One way. Patungo. Di sa isang araw, kailangan niya ng 14 pesos. Ang baon niya sa school, magkano? Hindi, magsama. May 3 pesos. 5 pesos. 14, 19. So sa isang araw, parang kailangan niya ng 20 pesos. Ganito. Mga ganyan, 20 pesos. Hindi niyo kaya yun. Hindi na kaya. E di, hindi na nag-aaral ngayon si Pito? Ha? Tumigil. Tahimik at mahiyain ang batang si Pido, pero desidido ang kanyang bawat salita. Ang bata mismo ang nagdesisyon na tumigil na sa pag-aaral. Sino nagsabi sa iyo titigil ka na sa pag-aaral? Ako lang. Ah, ikaw ang nagdesisyon? Sabi ko, hindi ako mag-aaral. Bakit? Patapusin ko pa na mag-aaral ang ate ko. Hindi pwedeng sabay kayong mag-aaral? O dapat isa lang talaga sa inyo? Isa lang. Bakit? Ang gastos eh. Pangarap ni Pido ang maging maestro, pero aniya, makakapaghintay ang personal na pangarap, pero hindi ang kalam ng sikmura. Totoo lang si Pido. Kaya yun. Grade 1 to grade 5. Puro siya first. Puro siya ano yun? First honor. Puro first honor. Sa grade 6 na. This is the vision. Lahat naman sila ako na chiefs. Nandun ko sa principal at sa advisor niya. School lang sa adjek at saka school supply. Puro late lang yan. Project ko at absent ko. Kasi lang siya ka-absent. Na-discourage siya. Ba't siya mag-absent? Na-discourage siya. Wala na. Budget. Tuition ko. Kaso lang kailangan talagang tumigil. Ano pinagdarasal mo kay Jesus? Sana may makain din niya araw-araw. Mm-hmm.
Kaya araw-araw, kasama ng kanyang ama, pumapalaot si Pido. Umaasa na sana makarami-rami sila at makaipon ng sapat para sa susunod na pasukan. Pero walang makina ang bangka ng mag-ama, kaya hindi sila makalayo sa isla. Baldado man, pilit pa rin sumisid si Mang Elias gamit ang sagwan bilang tungkod. Pilit siyang naghanap ng starfish sa ilalim ng tubig. Habang ang kanyang mga anak, walang tigil naman sa pagsisid. Blue starfish ang pakay ng mag-ama. Ito kasi ang klase ng starfish na madalas ino-order ng mga exporter. Mas mahal din daw ito ng piso kumpara sa mga karaniwang starfish. Dati-rati, kahit sa dalampasigan lang, madali kang makakahanap ng starfish. Pero ngayon, kailangan pa nilang hanapin ang mga ito sa sulok at sa ilalim ng mga bato. Magdamag na sumisid ang mag-aama. Pero pahirapan sa paghahanap ng blue starfish. Halos puro karaniwang starfish na lang ang kanilang nakikita. Bukod sa starfish, kumukuha na rin sila ng iba pang shells na nakasiksik sa mga bato. Nagbabaka sakali na may karne itong pwedeng ulamin. Makalipas ang 3 oras, pagod na ang mga bata. Lumalamig na ang tubig, baka di na kayanin ng kanilang maliliit na katawan. Naglayag pabalik ang mag-ama. Lagpas 50 starfish ang nakuha ni Napido. Umasa ako na sana malaki-laki ang kikitain nila sa araw na ito. Mag-aalas 5 na nang makarating kami sa bahay ni Aling Ninfa, isa sa mga namumuhunan at bumibili ng starfish. Hindi lahat ng nakuha ni Napido pwedeng ibenta. Pinili ni Aling Ninfa ang mga starfish na pwede lang niyang pagkakitaan. Kapag masyadong maliit, kapag may sugat-sugat ang balat o mapusyaw ang kulay, ire-reject at ibabalik sa dagat. Ano yung size na pwede lang? Ganito? Okay na po yung ulit ang sizing. Ganito? Ang maliit. Hindi. Ah, ganyan pwede yan. Ito pwede rin to? Pwede lang. Pero yung ganito, hindi pwede. Hindi. Saan ito ilagay? Dito? Dito? Babalikan na po. Hindi pare-pareho ang presyo ng starfish. Yung medyo malalaki, piso. Ito, 50. Tapos yung ganito po, peso, 50 kaya pura siya. 30 centavos. 30 centavos. Eh, yung ganun po. Dos. Ah, mas mahal yun. Dos yun? No. Basta blue, 2 pesos. At nang matapos ang kwentahan, 41 and 10. So, ito yung binigay. Ah, magbabalik mo pa kay Ate Ninfa yung sukle. Tara. Di man lang sapat para bumili ng gaas at bigas. Kaya magtsatsaga na lang muna sa kiniling na mais ang mag-anak. Ang ulam nila, 3 piraso ng shells na nakuha ni Napido sa dagat. Paghahatian ito ng 7 tao. Kulang pa sa hapunan ang perang kinita ng mag-ama noong araw na iyon. Kaya ang pangarap ni Pido na kinabukasan, pagpapabukas na lang.
Ang starfish ang isa sa pinakamatatag na nilalang sa karagatan. Madaling mabuhay sa iba't ibang parte ng tubig, madaling maghanap ng pagkain, at madaling magparami. Ayon sa mga siyentipiko, kapag naputol ang isang galamay ng starfish, may kakayahan itong lumikha ng isa pang panibagong nilalang. Kayang mag-regenerate ng buong organism. E di, matatag siya na species. Ibig sabihin, yes. Hindi siya maubos dahil, I mean, madali siyang mag-reproduce. Well, I guess, evolutionary adaptation niya yon. Kaya siya, mahirap, sabihin natin, mahirap mawala. Dahil dito, madaling isipin na hindi mauubos ang mga hayop na ito. Kung kinolect sila at the time na hindi pa sila nakakapag-reproduce, yung ganun, hindi pa sila nakaka-contribute sa existing population, sino ang magre-reproduce pag tinanggal sila? Wala magre-replace ng reproductive individuals dun sa population. September hanggang December ang peak season ng pag-i-export ng starfish. Sa ganitong mga panahon, kada buwan, 30 to 50,000 na starfish ang inu-order. Ibig sabihin, kada araw, mahigit 1,000 starfish ang kinukuha ng Isla Ulanggo mula sa karagatan. Aminado si Mang Jerry na di tulad noon, mas kakaunti na lang ang starfish na nakukuha nila sa dalampasigo ng Ulanggo. Lalo na ang blue starfish na in demand ng mga exporter. Marami sa kanila, kailangan pang pumunta ng Bohol at iba pang karating isla para lang manguha ng mga ito. Pumunta kami sa medyo malayo pa yung marami pa. Oo. Dahil walang nag-i-export doon, walang naghuhuli doon. Kaya nga pumunta kami doon, namimili kami. Yung mga tawa na doon sa barangay, yung kumukuha. Kasi kapag dito lang kayo nag-concentrate sa Ulanggo, mahirapan kayo? Marapan, marami kami. Then lahat yun, barangay. Agawan? Mm-hmm. Agawan ng ano? Araw, gabi, mayroong kumukuha. Ito ang dahilan kung bakit nangangamba ang ilang eksperto. Pag nagtanong ka, tapos sinabi ng mangisda na, malayo na kaming pupunta para makakuha. First signs yan. Na kumukonti na sa lugar, they have to go further out to get some more to comply with the requirements of the trade. Sana maging unang signal yon rather than wait for the next one na talagang wala. Kasi pag talagang wala na, paano mo ibabalik yon? Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, hindi bawal ang pangunguha at pagbebenta ng starfish. Hindi naman daw kasi ito kasama sa threatened o endangered list of species. Pero right now po, legal ang starfish harvesting. There's no regulatory mechanism yet, so that means that anybody can harvest starfish. Kasi hindi pa naman pinagbabawal. Walang bawal. Hindi pinagbabawal. In fact, pati sa exportation wala. So that's why BIFAR is still issuing export permit. Katuwira naman ang mga nangunguha ng starfish, di naman daw nila inuubos ang biyaya ng dagat. Hindi naman daw kasi lahat kinukuha nila. Medyo mas kumunti na, pero umaanak pa rin yun eh. Ha? Nagsisimilya pa yung iba. Oo. Dahil yung mga tinatawag namin yung rejig, iniwan namin sa dagat. Yung undersize, iniwan din namin. O yung oversize, iniwan din namin. Dahil yung order namin, mayroon ding sizing yung ilang inches ba yung kukunin namin. Then, mayroon ding pieces o ilang pieces lang ang kukunin namin. Anong ano pa man, hindi maikakailang kumpara noon, hindi na kasing dami ang mga starfish ngayon. Walang masama sa pagkuha ng biyaya mula sa karagatan. Pero kung nais ng tao na mapatagal ang kabuhayang ito, dapat matuto rin silang pangalagaan ng buhay ng dagat at mga nilalang nito. Dahil gaano man kalawak ang karagatan, gaano man kayaman ang kalikasan, lahat ng bagay may hangganan.
Lunes, maagang gumising ang mga anak ni Mang Elias. Dati-rati, Lunes ang paboritong araw ni Pido. Ang unang araw ng Linggo, unang araw ng eskwela. Pero ngayon, ang mga maliliit na bata na lamang ang papasok sa eskwelahan. Si Pido na nasa edad na para sumisid sa dagat, maiiwan para magtrabaho. Walang ibang pangarap si Pido kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa panahon ng kahirapan, pati pangarap, kailangan muna ipagpaliban. Sa isang banda, dasal ko, sana maraming makuhang starfish ngayon si Napido para may maipon sana siya para sa kinabukasan. Pero ito rin kaya ang hiling ng karagatan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.